po sa inyong lahat mga kamachas. Ngayon ay ma-analyze na natin ang bawat labang lumalaganap dito sa Chess Infinitum. Especially dito sa katatapos lang na 4th edition na naganap nitong linggo lang sa SM City Sukat. Maraming salamat po Sir Buji Lim ng Cebu sa pag-imbento ng napaka-interesting na laro na ito. At siya rin po ang sponsor sa pagpapalaganap nito sa buong Pilipinas. Ayan, itong i-analyze nating laro ay nakuha na namin sa top board between Chester Neil Reyes, ang kapatid ni Fidemaster Arden Reyes. Magagaling niya magkakapatid na yan. At ang kalaban niya dito ay si Sherwin Chu. Hawak ang itim na pyesa, ang isa rin sa mga nag-champion na sa ating previous Chess Infinitum na ginanap din dyan sa SM City Sukat. Board 1 ito mga kamachas. Sa chess, malakas sila pareho pero dito kasi sa Chess Infinitum, iba yan eh oh. 10x10, iba ang forma ng initial position. Naitira ko na nga lang yung knight, no? O kasi dapat sa F1 yan. Pero ang first move kasi ni Chester, nag-knight E3 eh. Okay? So habang inaayos pa po ang launching ng official website and app, may nagmagandang loob na programmer, chess player, Marius Lab. Maraming salamat po sa paggawa nitong pinorogram niya talaga to para may magamit na analysis board at makita natin yung games dito. Okay, simulan na po kaagad natin. Ipe-play ko lang ang video para sasabayan ko na lang. Okay. Ayan, magsisimula na. Knight E3. Ayan, ano kaya tira dito ni Sherwin? Ayun oh. Nag E6. Biruin nyo, E6 pala yan. Diba sa chess ang E6 eh, dito sa square na ito eh. Ah, ayun, nag-knight. Nalilito ako, knight E3. Then, nag-bishop, A3. At nag-rook C1, umilag. Bishop, F8. Diba? Ito, bishop E6 sa chess yan eh. Talagang malupites. Ayun, tinakpan na ni Sherwin ang kaniyang ulo, mukhang nilalamig. Queen D2, queen D7, E4. Ayan, napachess na tuloy ako. Pero F5 yan sa tamang notation dito sa Chess Infinitum. At kumapture, knight takes. Wala po kong engine na magagamit ha. Wala pang engine dito sa Chess Infinitum. Wala pa rin opening na maipapangalan. Meron bang kamachas variation? Ayan no. Sa mga hindi pa po nakakaintindi ng Chess Infinitum, nasa description at sa comment section below ang ating part 1 and part 2 ng basic tutorial nitong Chess Infinitum. Panoorin nyo po yon, na ituro ko yan. Okay, nag H4, knight C8, at yan, nag knight D5. Okay, kasi sino mang mga pyesa na katungtong dito sa Magic Square, control din niya yan eh. Oh, ayan. Kinapture-capture na at nag bishop E3. Nag-push ng pawn. G6. Oo nga, no? Grabe kakaiba notation dito. Umatras ang knight. At ayun, nag-push. Ang time control po nila ay 15 minutes and 5 seconds delay. Ayan, nag-knight I6. Sobra, hanggang H lang sa chess, eh, no? Ayun, nag-bishop G A8. Ah, kasi dalawang bishop pwede dun pumunta eh, no? Genius ah. Nag-rook, ilag lang, rook D10. Ay, hanip yan. Umatras, nag-push, at nag-advance ang pawn. Pinabilis ko na lang po yan ha, pinabilis ko na lang kasi pagka iintayin natin masyadong matagal sa video, 30 minutes eh. Ayun, umatras lang ng bishop. Tumira ng kabayo. Knight G7 pala yun. No? Malupites. Ayun. Nag-bishop H3. Hinamo ng exchange. Ito pong nasa tapat na king ha. Wizard ang tawag dyan. Kinapture. Capture. Yun o. Kita nyo yun, mula yung bishop doon napunta dito sa D7, umilag ang tore at nag-knight F5. Mamaya po i-analyze natin ha.
Yun, nag-bishop. Paano nakarating ang bishop doon? Nag-push. O, mamaya tuturo ko sa inyo. Tutok lang po kayo ha, hanggang dulo kasi tuturo ko sa inyo sa mga hindi pa marunong. Di pa nakakapanood ng ating tutorial. Eh, pahapyawan ko na rin. Kinapture. Kinapture din. Walang opening churi ito. Kanya-kanya ito, mga kamatsas. Oh, eh, advantage kapag bata ka sa chess. Kasi kahit papaano, di ba? Gamit na gamit mo ang... Ayun, gamit na gamit mo ang basic eh. Siyempre, chess pa rin yan eh, di ba? Nadagdagan lang ng wizard and magic squares. Ayan, nag-rook H8. Nag-rook F2. Rook. Sa chess yan, rook C6 yan eh, no? Pero dito, rook HD8, nag-battery. Nag-push ng pawn at nag-bishop E6. Capture, capture. Umatras ang wizard. Pumunta uli sa magic square. Nag-queen. J5 check. Hinarangan ng wizard. Wizard G2. Kakaiba eh, no? First time kasi natin tong video na ito, mga kamatsas. Kaya pati ako talagang natutuwa. Kinapture ang wizard. Ayun lang, kinapture ng king. O dito, i-stop ko ah. Kinapture kasi ni Chester Nail itong wizard. Ang king po kasi, hindi pwedeng capturein ang wizard. Hindi pwede. Bawal. Cannot be. Dapat ang pang-capture dyan sa wizard na yan, eh queen. Since ang queen, nandito rin yan sa infinitum or magic square kasi empty naman, dapat yan ang pang-capture. Tinan nyo, kakapturing ko. Ah. Nandyan din yan eh, considered eh. Kakapturing ko. Yan ang tama. O kaya, capture ng rook. Yan. Pwede. Pero ang king, yan ang hindi niya pwedeng makapture sa lahat ng pyesa. Yang wizard. Kung walang pang-capture sa wizard, aba, eh, takbo lang ng takbo king. Kahit dikitan, di kayang, di pwede. Bawal sa rule yun. Yan ang pagkakahulma dito sa rule ng Chess Infinitum. Ang queen pwedeng capturein. Kung walang suporta, pwedeng capturein ng king. Pero yung wizard kahit walang suporta, takbo lang ng takbo ang king. Okay? Pero dito na illegal, no? Nag-illegal move si Chester Nail sa video, pero pinalagpas ni Sherwin eh. Eh rapid dito. Ibig sabihin, wala na 'yon, pwede na 'yon. Inallowed niya eh. Pero kung irereklamo niya 'yon, tawag siya arbiter, oh 'yon. Eh mape-penalize. Okay? O ngayon ang gagawin natin, panoorin na lang natin ang video kasi wala na, hindi na natin mamo-move to. Di ko na maituloy eh kasi cannot be nga eh. Oh. Hindi pwede eh. Ang ganda ng pagkakaprogram ni Marius Lab dito. Panoorin natin tong video, tuloy na lang natin. Ayan, lumiit na lang ako. Okay, tumira ng queen doon. Walang engine pwede magamit dito. Discardy talaga. 4 seconds na lang si Chester Nail at 16 seconds pa si Sherwin. Okay. Medyo ramdam na ang pressure. Ano yung kinapture? Bishop. Okay. Kinapture din. Nag-queen. Nako. Iba notation yan. Hindi ko pa kabisado ang notation dito, mga kamatsas. Sa chess. Nako, kahit nakapikit, kaya natin. Dito, wala talaga. Iba eh. May J nga eh, oh. May IJ, di ba hanggang H lang? Yun, kinapture, takbo, chumek, ayan, nakagulo queen. Pumasok sa magic square, chumek, bumaba lang, chumek ulit, nako, 1 second na lang si Chester Nail. Eh, delay ng 5 seconds eh, kaya hindi maka-flag down basta-basta. Meaning, nagbibilang muna ng 5 bago gumalawang oras. Yun po yung delay. Oh, yeah. Kumambyo. Ba, 1 second na lang. Hindi mapa-flag down, no? Kasi delay kasi 5 seconds, eh. Okay. 4 seconds na lang kay Sherwin, no? Tumira ng tore. Pumush ng pawn. Kinapture. Pag-capture. Ayun. Nag-resign dito. Bakit po nag-resign?
Kasi yung queen suportado din ng tore. Kasi tinan nyo yung tore, oh. Yung tore kasi hindi ko maituro eh. Yung tore ay nasa loob ng magic square. Diba? Ibig sabihin, yung katabi niyang square, suportado niya rin ang queen. Kontrolado niya yon. Ayan, sa mga hindi pa po nakakaintindi, part 1 and part 2 ng tutorial, nandyan po ang link sa comment section below. Balik po ako dun sa kanina. Yan. So dito po, paliwanag ko lang, no, lahat ng pyesa na nandito sa magic squares, yung ibang kulay, itong dalawang dilaw, dalawang red, magic squares ang tawag dyan. Kung sino mang pyesa ang nandyan, pwede niya rin magamit yung empty square na walang nakatungtong na pyesa ng puti. Kasi kung may nakatungtong, di niya magagamit yan. Okay? O halimbawa, ito, bakit na-capture ng queen? Kasi dito dumaan eh. Empty square yan eh. O di pwedeng capturein. Diba? Pwede. Eh itong tore, pwede naman. Pero itong tore, halimbawa nandito sa dilaw, nasa E3, pwede pa rin capturein yan. Kasi pagpalagay natin empty to ha, itong F2, makakapture niya yan. Basta kung sino man ang nakatungtong sa magic squares, nagkakaroon ng kapangyarihang kakaiba ang tira. Doon nga sa pinost kong reels eh, sa Kamatsyas, sabing ganun, oh, ba't ganun? Hindi tama yan ah. Mandaraya, lumihis ang queen, na-capture yung knight. Kasi po nasa loob ng magic square, pwede yon. Gamit niya rin ang empty square. Yan ang kakaibang pagka-imbento dito ni Sir Bujilin. Ang tindi, malakas na imahinasyon para ma-imbento yung ganitong klaseng laro. Ang hirap niya na, pero establish ang rules nito, mga Kamatsyas. Okay, balik tayo. Ang wizard nga pala ang hindi pwedeng capturein ng king, nabanggit ko yan kanina. Ang natatanging pyesa na hindi pwedeng capturein ng king kahit tabihan pa ang king. Pero, pag nawala na ang wizard, hindi na pwedeng mag-promote na para masabing wizard ulit. Isang beses lang ang wizard. Kapag na-exchange yan, wala na. Queen, pwede mong i-promote. Other pieces, pwede. No? Hindi kasama po na. Kasi yun nga yung pang-promote eh. Yung wizard, hindi pwede. Okay, binalik ko lang ha, binalik ko lang. O, yan ha. Nag-push ng pawn. Ito pong pawns, kapag nandito sa pinakauna, isang tira lang ang pwede dyan. Pero, ito, dalawa yan. Yung nasa dulo, apat yan. Okay? Or tatlong squares ang lulundagan niya. Yan. So, yan ang movements ng pawns. Ito, tinan nyo. Makakarating yan dyan. Ang capture niya, basically, parang chess din. Ganun pa rin naman ang pag-capture. May special power nga lang kapag, ano kasi, syempre, chess infinitum na ito eh. Ayan. Tapos ito, itong wizard, ito ha, kasi nasa loob ng magic square sa initial position, pwede rin siyang makarating dito. Lahat ng tinuturo niyang dots, oh, pwede rin siya dito. Bakit? Kasi empty square yun, no? Yung katabi. Empty square din ito. Walang nakalagay dito. O parang nandyan din siya. Kontrolado niya lahat yan. Kaya pwede siyang dumaan dito, pupunta doon. O pwede siyang dumaan dyan, pupunta doon. Pwede yan. O, diretso ko dito ha. O, dito. O, pwede. Diba? Galing ng pagkakaprogram ni Sir Marius Lab, oh. Thank you so much ha. O kahit pa paano, habang nag-iintay tayo ng official website and app, eh, may magagamit tayong pang-analyze. Yun nga lang, sa first move, hindi ko maibalik pag naitira na. Hindi maibalik eh, oh, yung knight. Pero naitira ko kasi first move, hindi ko maibalik sa pinaka-initial position pag naitira na yung first move. Ganun pala yon. At dito po sa Chess Infinitum, pwedeng tumira first move ang black. Okay? Pwede. Toss coin ito eh, per round eh. Oh, first move black, o tira black. First move white, lumabas sa toss coin, o di first move white. Depende sa toss coin yan per round. Okay? Tapos, ang queen, ganun pa rin naman ang movements, nagkakaroon lang ng kakaiba sa galawan. Halimbawa, pumunta dyan. Okay? O, tutulak ako. Tingnan nyo itong queen ha, o yun o. Bakit pwede siya makarating dito sa square? Kasi nga, empty to, pwede siyang pumunta dyan. O kahit saan dyan. Kahit na nandyan siya sa, nandyan sa dark square, pwede pa rin siya dito. O parang letter L, di ba? Pero hindi knight yan. Ginamit niya lang yung empty square, pumunta siya dyan. Okay po? Yan. Ang queen at ang wizard,
halos pareho ang movements. Pareho lang. Ang pinagkaiba lang, ang wizard, hindi pwedeng capturein ng king. Hindi pwede. O, limbawa, ititira ko ha, dito. O, ganon. O, tira ko dito, halimbawa lang, punta dyan. O, dito. Dito. Matchas na yata ito ha. O, dito. Ayun, no? Didikitan, matchas. Hindi pwedeng capturein yan ng king. Cannot be sa formula. Nasa rule yan eh. Wala na tatakbuhan yung king. Pero kung may kakapture naman na ibang pyesa sa wizard, eh pwedeng capturein. Bakit naman hindi, di ba? Pero kung wala at king alone lang, hindi pwede, matchas. Ganyan ka makapangyarihan ang wizard. Kaya pag nakapasok yan sa teritoryo, ba ingat ka. Para kang wawalisin ng mga pyesa mo niyan. Takbo lang ng takbo king mo. Okay? So yan po yan. Malalaman din natin yan mga kamatchas. Panoorin nyo po ha yung ano natin. Kasi ito, kakalat na po ito sa buong Pilipinas. Actually sa Cebu, very famous na ang game na ito. Sa ibang parting Kabisayaan. Yan sa Mindanao, alam ko meron na rin. Tapos lately lang po dito sa NCR. Ayan, through the help and coordination po ng kamatchas. Pinopromote namin yan with Grandmaster Eugene Torre, ang ating First Asia's Grandmaster and Hall of Famer. Suportado po kami. Kasi ito, gawang Pinoy eh. Handa si Sir Buji na sumuporta ang kanyang pinagpagurang yaman sa kanyang pagiging successful sa kanyang business. Handa siyang sumuporta. Ang kamatchas, GM Torre, handa po kaming mag-promote ng Chess Infinitum. Okay? Marami pa po tayong i-analyze na mga games. Yun nga lang, mapapahinto akong palagi pag nagkaroon ng illegal. Yun lang ang problema, especially yung kanina. O, napahinto yung diagram natin. Wala na akong magawa eh. Hindi ko naman kukontinue eh. Ayun, siguro, ewan ko lang kung paanong program pa gagawin dito para parang may kiklik lang no, na allowed na. O, ayun, para maituloy na lang natin. Kasi, wala eh. Hindi na malaya ni Sherwin na illegal move si ano eh, Chester eh. Sayang, no? Ayun po mga kamatchas, maraming salamat po no at isusunod natin yung iba pang mga master sa chess na laban pero dito walang master-master. Wala pong titulo ng chess dito pinag-uusapan. Bago lahat ito, wala pang opening theory, wala lahat. Okay, so muli po, reminder lang ang ating part 1, part 2 ng tutorial nasa comment section below and sa description makikita. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.